Tayang dalawang minor de edad na natrap sa nasunog nilang bahay sa Ginayangan, Quezon. Magkayakap ang dalawa nang makita sa naabo nilang kwarto. May report si JP Soriano. Lubos ang pighati na mag-anak na nasunugan sa Ginayangan, Quezon. Pasado alauna ng madaling araw kanina. Hindi na kasi nila naabot ang buhay pa sina Micaela Avellanosa, 15 taong gulang, at Melissa Joy De La Cruz, 4 taong gulang matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Damay sa sunog ang nasa 39 na iba pang bahay kung saan 50 pamilya ang apektado. Nakuha ang mga 10 na mga biktima na magkayakap sa naaabon nilang kwarto. Kwento ng ina ng isa sa mga biktima, iniwan nila ang dalawang bata para sana kumuha ng isda sa kabilang bayan. Talagang iniiwan po namin sila sa loob ng bahay pag kami po ay nabiyahe pa papuntang Kalawag. Namamakyan po kami ng isda ng ganong oras. Araw-araw po yun. Ang ina naman ni Micaela, sinubukan pa raw silang iligtas. Pero dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, maging siya ay nagtamo ng sunog sa braso. Hihilahin ko yun dapat yung dalawang bata. Pagsipa ko ng pinto, napatakan ako ng apoy. Sabi ko sa kanila, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Nung balik ko, wala na. Minuto lang eh. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa bahay ng mga biktima nagsimula ang apoy at tinutukoy pa ngayon ang naging sanhi nito. Aabot naman sa 80,000 pisong halaga ang naging pinsala sa sunog. Kasalukuyan namang nanunuluyan sa barangay hall ang ibang residenteng apektado. JP Soriano, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.